Teka muna, wag depende. Teka, may kos na tayo. Nahuli ng LTO enforcer ito. Yung kanyang girlfriend, walang helmet. Tama naman ang pagkahuli sa party na yon. Okay. Ang dala nitong driver, student permit. Student permit driver. Itong girlfriend niya, nagpakita sa enforcer ng driver's license. Apo. Siya ang angkas. Ngayon, chief, kaya kami pumunta dito. Bakit ang lumabas sa printout, pinadala sa kanyang email, siya, chief, may babayarang multa na 1.5 para sa not wearing helmet. Yes po. Pero may babayaran pa rin siyang 3,000 pesos driving without a valid driver's license. Considered valid yung kanya student permit kasi sa batas pinapayagan student permit ang dala niya at may angkas siyang lisensyado. Accompanied by a professional driver's license. Ikaw po ba ang chief dito? May problema. Lalabas po, tinuturoan. May problema tayo. Ikaw ang LTO chief. Pero hindi mo alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ang pagkaalam mo, chief, student permit siya, dapat ang kasama professional driver. Sinong nagturo sa inyo noon? Yung aming matagal na prinsipyo. Nandito po sa driver. Ibig sabihin pala, marami na tayong nabiktima doon sa maling pagpapatupad. By the way, madam, recorded tayo, naka-video, public interest, public awareness. Kasi wala tayong pag-uusapang personal. Ang pinag-uusapan natin dito, yung tamang pagpapatupad ng batas. Pakitawag na si George. Kailan ko kasi ipakita sa iyo eh. Hindi ko ini-expect na ganun ang pagkakaalam mo. Kailangan kasing mabasa ni chief eh. Alika brother, ito adjudicator. Ang trabaho ng adjudicator, pag may contest, ikaw ang nag-iimbestiga. Tama? Nahuli ng enforcer ninyo. Ang angkas niya walang helmet. Tama ang pagkahuli kasi ang angkas walang helmet. Ang kanyang dala, student permit. Ang dala ng kanyang angkas, non-professional. May violation siya na no helmet. Walang question doon. Ikaw ang adjudicator. Ang tanong ko sa'yo, dapat bang patawan siya ng 1-year suspension? Depende sir doon sa ano eh. Kasi po, teka muna, wag depende. Ito lang po kasi, yung po sinabi namin ng professional, kasi po, motor nga lang po pala yung pinagay niya. Ang sakay po niya eh, ano kaya po, yung sa non-pro, okay sir, okay. Dahil... Hindi. Teka, nag-makos na tayo. Teka, nag-makos na tayo. Hindi pinag-uusapan dito motor o jeep o tricycle. Jeep, makinig ka kasi importante ito dahil malaking porwisyo sa katulad niya. Student permit dala niya, ang angkas niya, non-professional driver's license. Doon sa usaping lisensya, bawal bang ginawa niya o hindi? Tama po yun. Na-authorize na yung angkas niya non-professional. Opo, tama po. Oh, hepe, mag-usap nga kayo ng adjudicator ninyo. Kaya sinabi po, nawala ko sa loob ko na motor lang yung sasakyan. Hepe, ulitin ko po sa'yo. Hepe, ulitin ko sa'yo. Hindi pinag-uusapan kung motorsiklo lang o tricycle o jeep o kotse. Nasa ano po kasi yun eh, di ba? Kung ang sasakyan. Nako, may problema tayo, hepe. Sige po. Ano po hepe, natin ngayon dito? Hindi sinabi ng batas na ang kailangang angkas niya professional driver's license. Ang dala. Yep. Ang sinabi ng batas,
must be accompanied by a duly licensed driver. Hindi sinabing non-pro, hindi sinabing professional. So pag sinabing duly licensed, duly licensed siya, pero hindi professional. Walang sinabing ganun eh. Okay. Alam mo bang mabigat? Kaya mula Cavite, pumunta ako dito. 1 year siyang masususpende base sa pagkaintindi po ninyo. Ipinapaliwanag ko sa inyo na malaking perwisyo ito sa katulad niya. Dahil kailangan niya ng lisensya pagpasok sa trabaho. Okay, student permit, kasama niya yung angkas, non-professional authorized ng batas yan. Ay, pero kung dahil sa maling pagpapatupad, sususpendihin natin siya ng 1 taon, napakahirap. Okay lang sana kung tama ang pagpapatupad ng batas. Bakit lumabas sa printout, nagbabayad siya ng 3,000 at suspended siya ng 1 year? Kasi yung po yung initial ano natin eh. Yung initial dito. Violation. Yung po na nakatikip. Yung po yung pasang ini-encode namin dyan. Eto ang problema kasi. Kung ito ay nagtiwala sa LTO at hindi niya alam na mali itong gustong mangyari ng LTO, tatahimik na lang siya. Sorry na lang. Tatanggapin niya yung suspension niya 1 year. Eh kawawa naman. Akin na yung lisensya mo. Diyan na po. Yung lisensya mo. Malamang po meron. SP po nakalagay. Ang pangalan niya, mabuti, isinulat ng enforcer ninyo. Yung pangalan ni... Sa taas po, sa taas. Yan. At ang sabi na enforcer ninyo, ililista ang pangalan niya. Okay. Uulitin ko, madam ha. Hindi pinag-uusapan kung motorsiklo, kotse, o jeep, o tricycle. Pinapayagan ng batas, kapag student permit ang dala, non-professional, or professional, pwede. Adjudicator. Sa daan pa lang po kasi, sir, nag-uusap na yung enforcer sa yung nahuli. Hindi, pinapaliwanag ko. Tama ba ako? Opo, tama. Chief. Ganun. Kasi, kawawa yung nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Ilan po ba ang enforcer ninyo? Ang nanguhuli po dito, regional office ko lang. Hindi po kami. Hindi kayo? Dito lang po nila pinapaliwanag. O sige, pero dahil ang ticket sa inyo, dito po gagaling. Siyang adjudicator. Kung siya ay magbabayad ng multa for not wearing helmet, yung angkas, mariresolve mo ito ngayon din. O sige, tingnan natin kung mariresolve mo. O, may pera ka dyan, 1,500. O, magbabayad ka ng 1,500. Gusto kong mahintay yung resulta. Huwag mong galingan magpalusot. Kasi, supposedly, wala na ito ditong pag-uusapan, itong suspension. Huwag mong sasabing ipapag na ipakita. Kasi, dapat dyan, ang enforcer ninyo, nag-note na dyan na meron siyang angkas na lisensyado para wala ka ng problema. Kaya po wala. O kaya nga, huwag ka nang magpalusot. Ang hanapin natin, itong enforcer na ito, sino ba ito? Nankil. Madam, tao mo ito o sa regional? Sa regional office po yun. Sige, at... Kung may note po... Ano bang may sakop dito? Region 3? Region 3 po. Sa Pampanga po. Sino ang regional director ng LTO? Si ano po? Third general. Sige, at sasabihan ko, lecturean itong tao niya. Ano yung pilyado? Nankil po. Nankil? Apo, nankil. Kasi kung tama ang ginawa ni enforcer, wala na tayong argumento. May note po dyan. Hindi ko mabubuking chief. Mabuti na rin na nangyari ito. Para nalaman ko, may problema din, i-correct natin. Hindi sir, yung kung nakipag-uusap sa akin dun sa maayos na po dun. Kasi alam mo, masasabi. Alam mo kapatid, kaya ako siya sinamahan. Alam ko sistema ng LTO. Magagawa pa siya ng contest letter sa'yo. Pero yan, napakaliwanag. Ikaw bilang adjudicator, nakasulat, di ba? Ibig sabihin, kumbinsido ka na siyang angkas, no? Okay. So, ang suma total nito, ang mali, itong enforcer ng regional. Kasi madam, brother,
dapat po nila kung isinulat niya accompanied by Miss Gacheco with non-professional driver's license. So wala na saan ang ganito. Di ba? Hindi ko alam kung paano mo gaano kabilis mo i-resolve ito kasi ito may ano sir yan sa pero po yan sa oh, sige. Ano po yan auto-contested. Auto-contested po nila. Auto-contested. Okay. Pag sinabi auto-contested sa level mo i-click lang po dun sa level mo kita mo justified. Actually kasi lang po nang oh, ayan na lang po namin. Kasi ako sa license nung non-pro. Hindi kasi ang helmet napakahalaga. Isang ganun lang. Patay. Kaya tinanong ako kung handa ka nang mamatay eh. Sana wag mo nang ulitin. Kasi baka sa susunod hindi na tayo magkita pag hindi ka nag-helmet. Ikaw naman kapatid, sigurado ka mahal mo siya. Opo. Parang hindi eh. Mahal po. Mahal mo talaga. Eh dapat wag mo siya isakay pag wala helmet. Opo. Hindi na po. Paglilinaw, tinutulungan kita. Hindi para konsintihin ka. Kasi hindi usapin dito yung sa for not wearing helmet. Kasi hepe, tanggap naman niya eh. No? At kaya nga tinatanong ko sa girlfriend niya kung handang mamatay. Hindi ka pala naman handa. Huwag mo nang ulitin. Ikaw naman, kung totoong mahal mo ang girlfriend mo, pagsuotan mo ng helmet. Apo. Diba? Apo. Sige. Chief, brother. Gaano katagal mo ma-resolve ito? 5 minutes, 10 minutes? Sa 15 minutes na po tayo, sir. O sige, hintayin ko. Gusto kong ma-settled. Sige. No. Okay. Actually, ito para magandang usapan natin. May record kami eh. Diba? Hindi ko naman totally hinuhusgan si yung enforcer ng regional. Pero malinaw na malinaw, base sa ebidensya, mali ang trabaho niya. Yan, may listahan kami sa opisina. First offense, okay lang sa akin. Pag nag-second offense, hindi na okay sa akin. Ibig sabihin, makikialam na ako kung kailangan tanggalin sa trabaho, dapat tanggalin. Siyempre, first offense, tayo naman lahat nagkakamali. Si Jefe, nagkakamali din. Late ka sa chismis. Ngayon, ngayon malinaw na sa'yo na kapag student permit ang dala, regardless kung non-pro or professional, authorized. Okay? Sige po. Ang bilis ah. Wala pang 15 minutes. Wala po ba? Uminom lang kami ng buko doon sa labas eh. Tapos tumawag yung rider, okay niya. Okay. Salamat naman po kabilis ang pagtapos. Meron din po sa sinulat doon sa ito. Akin na na yung ano. Ito sir, siguro sir, ano, siguro, base doon sa ano po. Ngayon ko lang din kasi na-recall. Siguro po, nung hinuli siya ng enforcer si sir, nag-usap na kayo na may non-pro yung katanong. Opo. Opo. Mali lang po talaga, hindi na ilagay na yun. Oo. Yun lang po yung naano. Kasi, pagtawag nila sa office, malinaw agad ang kwento eh. Na nahuli siya. Aware naman po yung bangka, angkas niya, walang helmet. At malinaw din na dahil student permit siya, nagpakita siya ng non-pro po. Non-pro ng lisensya. Malinaw naman eh. Ang problema doon sa enforcer. Ang mali ko lang din dyan, sir. Hindi ko chinek yung pangalan na to. Ikaw ba ang nag-encode nito? Sino nag-encode nito? Ako po nag-encode. Ikaw? Ako. Pero maliit din yung enforcer. Naglagay lang siya ng pangalan dun eh. Kahit po sana license. Dapat nag dapat naglagay siya dito. Yan oh, remarks. Ang driver, student niya. Permit. Tapos accompanied by a non-professional driver's license holder. O di dapat, pag-encode mo, wala nang problema. Wala diba? Tapos. Ang nakalagay lang po kasi dito, SP. O tama. Ako po, student permit lang ang gamit. Tama. Di naman po kasi. Nako, doon sa ating mga kababayan na nasuspende ng 30 days dahil lumampas kayo ng 15 days bago magbayad ng multa. Kapag ang suspension ninyo ay nagsimula sa kung kailan kayo nagbayad, tumawag kayo sa ating opisina, ipasususpende rin natin yung LTO na nagsintensya sa inyo ng mali.
Nga pala, gusto po nating magpasalamat dito sa ating kapatid na chief ng LTO Giginto Bulacan at dito sa adjudicator nitong LTO Giginto Bulacan. Pag nilinaw po, yung ating kapatid na rider ay totoo na may paglabag dahil ang kanyang girlfriend o ang kanyang angkas ay walang helmet. Yun po ang violation. At base po sa aming pag-uusap, dahil ang rider ay student permit ang dala, ang kanya namang kasama na girlfriend, backride niya noong mahuli, mayroon siyang non-professional driver's license. At sinasabi po ng batas, kapag ikaw ay student permit ang dala, pwede kang magmaneho na ang kasama mo ay may lisensya na non-professional or professional driver's license. Ito pong ating kapatid na rider ay sinamahan natin dito sa LTO para matiyak na hindi siya mapapatawan ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Hindi siya dapat masuspende ng isang taon. Napakahirap po na masuspende ng isang taon sa ordinaryong manggagawa. Mahirap ang walang lisensya, mahirap ang walang motorsiklo. Hindi po biro ang permiso sa katulad niya. Kaya po, inaksyonan po natin. Paglilinaw, hindi po natin kinukonsinte ang paglabag ng ating kapatid na motorista. At ito po ang aking, itong ating kapatid, yung kanyang girlfriend, tinanong ko po kung handa nang mamatay, hindi raw naman. Kaya sana siya po ay mag-helmet na sa susunod na mga araw. At yung kanya pong boyfriend na rider, ay tinanong natin, ano brother, sabi mo, mahal mo naman ang girlfriend mo. Sabi mo lang kung nagsasawa ka na, hindi eh, kausapin mo na great na kayo, ano? Okay. Joke lang naman. So yun naman po, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Nga pala po, paglilinaw sa lahat, hindi ito trabaho ng congressman. Ipinagpapatuloy lamang po natin ang ating advokasya. Yun naman po, maraming salamat. Thank you.